Good afternoon. Good hello, sir. Everyone. First salvo, si Alan Francisco of PTV4. Hi, sir. Magandang hapon po. Good afternoon. Yeah. Sir, after the groundbreaking of the St. Bernadette Hospital that you led earlier, makakaasa po ba yung ating mga kababayan na marami pang mga community hospitals yung ilulunsad po ninyo? Yung kaya ngayon ang plano talaga at ang aming na pagkasunduan ay yung mga ospital, imbis na magtatayo ng isang, kasi isa sa sinabi ko sa zona, yung unang zona po, ay yung specialty hospital. Nakita natin nung pandemic, gaano ka-importante ang naging ang ginampanan ng mga ang role na ginampanan ng ating mga frontliners, but siyempre yung mga hospital ng facilities. So sabi ko sa dapat meron, hindi lang sa Maynila. Ang ginaan na pagkasunduan namin ay imbis na magtayo ng bago pang hospital, ay mag-extension na lang yung mga ibang hospital para merong specialty na ilang kama para talaga as a specialty hospital. So yun ang plano natin. And we are now identifying kung saan yung areas. Tinitingnan natin kung ano yung naging karanasan natin nung pandemic. Saan sila nahirapan at saan sila malayo masyado yung pasyentong kailangan dalhin. At doon natin nilalagay doon sa mga lugar na yun. Those places that have, halimbawa, mahina ang localized healthcare, doon natin para pagmatulungan yung mga magkakasakit, whatever it is. The hospital that we just inaugurated is also a specialty hospital because it is really for women and children. So another one of the biggest conditions that we have to deal with is pregnancy. So tama-tama and maraming matutulungan dyan. Thank you, sir. Thank you. Sir, next is Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas. Sir, good afternoon. Regarding good afternoon. Po sa Kadiwa stores po, sir, paano po natin matitiyak na patuloy po yung supply sa mga Kadiwa stores at mananatili po naabot kaya yung mga bilihin po na ngayon pinapalakas pa po natin o pinapalaganan po yung Kadiwa stores na iba't ibang bagay naman, sir? Yung Kadiwa, kaya natin idikta ang presyo. Hindi natin kailangan sundan ang market price. We cannot say hanggang dyan lang. Hindi pwedeng tumaas pa. Kung maaari ba, papabain pa natin. Dyan ang ginawa natin. Nagkakulangan ng sibuyas, nagkakulangan ng asukal, ng bigas. Yan ang ating ginawa. Nag-supply tayo, nag-import tayo, kumuha tayo. At ito ay sabi namin, basta sa Kadiwa, hindi natin naman makakontrol yung supermarket, hindi mo naman makakontrol yung mga ibang nagtitinda. Pero sabi namin, doon sa Kadiwa, kontrolado natin yan, sasabihin natin, ito ang presyo. At kaya namang gawin, basta yun na nga, yung mga added cost, yung mga hidden cost, para dalhin ang produkto mula sa magsasaka hanggang sa palengke sa Kadiwa ay gobyerno na ang gagawa. Basta we facilitate the movement of the supply of food around. Pero ang punutulo niyan, we have to increase production para patuloy na dumami ang Kadiwa. And it is ongoing na yan. Pag magandang takbo ng ating agricultural production, that will be part of a system na dapat ongoing. Yun ang ating tinitignan ngayon. So that's how, well, first the market forces will work. Right? Pagka maraming supply, mababa ang presyo. But anyway, kung Kadiwa, pwede natin talagang kontrolin yung presyo. Pagka nagkakulang, may nangyari, nagka-drought, pwede pa rin natin tiyakin na mababa ang presyo ng ating bilihin. Okay. John Ayu from Radyo Inquirer. Sir, good afternoon. Good afternoon. Sir, ilang buwan na lamang po, sona nyo na naman. Ilang pabahay na po ba ang naipatayo ninyo simula nang maupo kayo sa pwesto? And kaya pa rin ba yung 1 million target per year? Well, ang naumpisa na, lahat-lahat, I think na ground break is about 1.2 million na simula na. Kaya sinasabi, tinutukso ko kasi Secretary Jerry, sabi ko sa kanya, sa susunod naman, dalhin mo kami doon sa mga may naitayo na.
Kasi baka sasabihin na panay ribbon cutting natin tapos wala nang nangyari. So sabi ko, that's the next part. Pagka nagsimula ng umaagat, inspeksyonin natin para makita naman na talagang gumagalaw. One of the main indicators is marami talagang kumukuha. Maraming nagiging bagong miyembro ng Pag-ibig Fund. Dahil interesado sila, meron silang pagkakataon na magkaroon ng bahay. All of these things are indicative na patuloy talaga ang pag-supply ng bahay at talagang may market. Tama nga na tinugunan natin itong problema ng housing na ito. So kung maka-start tayo, what are we now? 10 months? 10 months, nag 1.2 million na si Sec. Jerry. Tingnan natin. Basta ipagpatuloy. Malaking kumpiyansa ko kasi nung nasa private sector siya, nagagawa niya talaga eh. Alam niyang gawin eh. So, I think we'll just wait for the actual structures to start coming up. Yan, puntahan din natin yung pagka nangyari na. Sir, Maricel Halili from TV5. Hi sir, magandang hapon po. Sir, sabi po ng Federation of Free Farmers, baka daw magkaroon tayo ng deficiency sa bigas on lean months, starting po sa July. At ang concern po nila, baka daw maulit yung krisis sa bigas na naranasan natin noong 2018 at tumaas uli yung presyo. Do you see this coming, sir? Another round of rice crisis? I don't. There is a chance na ninipis talaga yung supply. Because nga nung magkasabay-sabay yan. So we are watching and waiting to see what the production levels are going to be after the last planting season, before the harvest, for the upcoming harvest, and what will be. Basta nag-harvest na tayo, pagka-umani na tayo, wala nang problema sa supply. It's precisely as you mentioned, it is in the dry part where we are waiting for the last planting to be harvested. So yun ang tinitingnan natin. We may have to import. We're keeping that option open. So, but as it stands now, basta swertehin tayo ng konti, di naman tayo masyadong magka-utet ulit o isang malaking problema sa whatever. The fertilizer will change its prices again. All things remaining equal, we have enough supply, and that will be able to keep the prices stable. The problem that we are facing now is because of the recent past. Medyo minamalas tayo sa bagyo, bumaba, tapos nakakataan lang natin ng lockdown, pandemic, etc. Nagamit ng gusto yung buffer stock ng NFA. Ang natira, usually ang gusto natin dyan is buffer stock of 9 days. Presently, ang buffer stock ng NFA is 1.5 days lamang. Isang bagyo pa lang yan, siguro wala pang isang, after 2-3 days, wala na tayong mabibigay. Ngayon, may batas na nagsasabi ang NFA, kailangan lang bumili sa local producer. Ngayon, kung sasabay tayo sa harvest season na bumili ang NFA, tataas ang presyo ng bigas. Kaya yun ang pinoproblema ngayon namin. Paano natin gagawin yun? Saan natin kukunin yung pang-replenish dun sa NFA? Kasi may mangyayari yan kahit pa paano. May mangyayari pa dyan eh. Baka bumigat na naman yung COVID. Baka na naman magkabagyo ulit. Baka nga yung sinasabi ko, yung mga inputs, tumaas ang presyo. Whatever it is. We have to have that buffer stock, and that's the problem that we're wrestling with now. Dahil talagang binabantayan natin ng mga presyo ng mga agricultural commodities. Siyempre, lalong-lalo na ang bigas. Thank you, sir. Okay. Last question. Good afternoon, Mr. President. Good afternoon. May we have your reaction on the comment of Chinese ambassador to the Philippines, Juan Cilian, on China and our overseas Filipinos in Taiwan? I think there must have been an element of young lost in translation. It's not his English is not his first language, but I'm very interested to know what it is that he meant. I interpret it as him trying to say that you should not, Philippines, do not provoke or intensify the tensions
because it will impact badly on the Filipinos. Well, that's how I take it. But I'll be talking to the ambassador soon, and I'm sure he will be very anxious to to give his own interpretation of what he was trying to say. Yeah, we were all a little surprised, but I just put it down to the difference in language. All right. Thank you, Mr. President. Thank you.